Magandang umaga. Ngayong araw na ito ay may bago na naman tayong babasahing may kling kwento. Sana ay makinig kayong mabuti at sabay nating unawain ang daloy ng diwa nito. Ang may kling kwentong ito ay may pamagat na ang Bangkang Papel na isinulat ng isang batikang manunulat na si Ginang Genoveva Matute noong panahon ng Republika. Sa tuwing makikita niya ang mga bata naglalaro ng bangkang papel at sa tuwing uulan lang malakas, naaalala niya ang isang batang hindi na natupad pa ang pangarap niyang pagpalutang ng ginawang tatlong bangkang papel. Nais sana ng bata na magpaanod ng bangkang papel kinabukasan. Kaya gumawa siya ng tatlong piraso. Gayunman, lubhang malakas ang ulan. Kaya naman, umaasa siyang wala na ito bukas upang mapandar ang bangkang papel na ginawa. Habang malakas ang ulan, naalala ng batang kanyang amang sundalo. Tinanong nito ang ina kung wala pang kanyang ama at sinabing wala pa naman. Panahon kasi ng digmaan noon, kaya abala ang ama niya sa paglilingkod bilang sundalo. Kinabukasan, kumalma na ang panahon. Ngunit ang ina ng bata ay ang siya namang nawala ng kapayapaan. Umiiyak ito na nakitang kanyang anak. Batid niya noong may suliran ina, kaya dahan-dahan ang kanyang paglakad. Dito na inilahad ng kanyang ina ang nangyari sa kanyang ama. Kasama ito sa ilang nasawi sa nangyaring engkwentro noong gabi kung saan malakas ang ulan. Hindi malaman ng lalaki ang kanyang mararamdaman. Napaluha na lamang ito at napasigaw sa sinapit. At hindi na rin ito napanood ang ginawa niyang mga bangkang papel. Ang kwentong ito ay nagbibigay ng malalim na kahulugan sa inyo mga tagapakinig. Sapagkat nagpapakita ito ng munting hangarin ng isang batang lalaki na makapagpalutang ng kanyang bangkang papel kasama ang kanyang ama. Ang kagalakang namamayani sa puso't isipan ng isang musmos na bata na sa kasamaang palad ay pinagkaita ng kanyang panahon. Sana ay mamayani sa inyong puso't isipan ang pasasalamat na magkaroon ng kumpletong pamilya sa kabila ng hirap at kasiyahan sa buhay. Maraming salamat!